Sabi ko kay Lola, ako magluluto para matikman nila yung aming recipe sa pagluluto ng sinigang. So, ayun guys, masubukan natin kung gaano kahirap. Ay, malaglag na ako, please! Nandito tayo ngayon ulit kina Lolo. May dala tayo ulit ditong juice. Ibang flavor naman yung dinala natin para matikman naman nila yung mga iba't ibang klaseng juice. Nagdala tayo ng tambakol. Tapos pangsigang ito kakabsat. Ito yung gustong ulam ni Lolo kaya ito yung binili namin. Dala-dala ko si Timmy. Kakabsat, hindi ko pa sana sasabihin yung surprise ko kila Lolo. Ito na, sinimulan na nila. Mayroon po kasi tayong sponsor guys, si Madam Hermie. Maraming maraming salamat po Madam Hermie sa ibinigay ninyong budget para sa pagpapagawa ng gripo ni na Lolo. Ito na, sinisimulan na po. Kasi sabi nila dito daw yung part na may tubig. Eh hindi ko alam na naghukay na sila kasi sinabihan ko pa lang sila na magpapatayo tayo ng gripo dyan. Ayun na, sinimulan na nila. Susubukan. Guys, kaya naghukay sina Tatay Carlos dito, sina Lolo. Sinusubukan kung may lalabas na tubig. So, nag-start na silang maghukay. Gano'n nakalalim, kuya? Ah, malalim-lalim na. Basa na yung lupa? Basa na konti. Ay, guys, basa na daw yung lupa. May tubig dito. Subukan muna natin bago tayo magpapokpok. Papabaon kasi baka pag tag-araw matuyot, no? So guys, ang gagawin muna nila kuya, susubukan muna na palabasin yung tubig kasi basa na yung lupa, ibig sabihin may tubig to dito sa part na to. Tapos kapag lumabas na yung konting tubig, kukuha tayo ng magpupukpok saka natin babaon yung tubo. Hala, magkakaroon na ng gripo si D1. Makakaligo na si D1 araw-araw. Ano D1? Dapat laging malinis ang katawan, ano? Pag may ano na, gripo na. Hi Lola. Anong ulam 'yan? Lulutuin mo yan, La? Opo. La, mayroon ulit akong pasalubong sa yung ulam. Hmm? Yung paborito ni Lolo, tambakol. Salamat! Halika, La. Alam nyo po, tulutuin, La? Ito, malahok. Ilalahok mo sa isda, sa sabawan, lalagyan ng sinigang. Ito, tambakol. Tambakol. Pare, salamat po. Guys, pag naririnig nyo si na Lola na nagsabi ng pare, pare-mare, natutuwa sila. Dami ng ulam ni Lolo. La, gusto mo ako magluto? Gusto mo ako ang magluto? Oo. Guys, sabi ko kay Lola, ako magluluto. Para matikman nila yung aming recipe sa pagluluto ng sinigang. Lulutuin natin siya with sinigang na may pechay. Tapos kamatis, sili, at saka yung powder. Isang po ganito, wala. Dito natin siya lulutuin. Nakay? Basa na. Sige, tawagin mo ako pag pwede nang magluto. Ako magluluto. Ana? May luya. Hanap mo luya. Ayun sila naghukay. Kakabsat, sa mga nagtatanong po pala bakit mababa yung bahay ni Lolo, baka daw mainit. So, si Lolo ang nag-request nito na ganito na lang kababa yung kanyang magiging bubong.
Hindi mainit dito kakabsat, actually malamig dito sa kanila. Kahit na ganyang kababa yung bubong na subukan namin, malamig pa rin kasi tabi siya ng bundok tsaka maraming puno. Lalo na sa umaga, madaling araw, malamig daw dito sabi nila. Kaya hayaan na lang po natin na ganito kababa yung bubong ni Lolo. Malamig po yan. Ang importante ay mahalaga, charot. Ang importante guys, nagkaroon si Lolo ng bagong bahay. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tulong na ibinigay niyo sa kanila at sana hindi dito matapos yung pagtulong natin kina Lolo kasi napamahal na tayo sa kanila. Kasi halos araw-araw nandito tayo sa kanila eh. Itong pinaka nakakatuwa guys, gusto kong lagyan to ng design, pagandahin natin tong terrace ni Lolo na ito. Naka, ang sarap magtambay-tambay dito. Lagi pa rin natin silang dadalawin kahit na matapos tong bahay ni Lolo, lagi pa rin natin silang pupuntahan. Anyway guys, si Lolo tsaka si Tatay Pablito ay umakyat ng bundok. Kumuha sila ng panghahaligi dito sa lalagyan ng upuan. May dala-dala tayong mga merienda sa kanila. Mamaya na natin to gawin kasi kulang-kulang pa sila. Di pa sila kompleto. Diwan! San si Diwan? Ayun oh. Paborito ni Inan. Kagabi pa sila gumawa. Kagabi, ha? Kagabi pa? Kagabi pa daw nila to sinimulan guys yung paghuhukay ng gripo. Ha si Diwan? Ako na balukas. Bakit hindi nagchichinilas? Diwan! Iyan oh. Kailan kayo nagsimula dito tay maghukay? Minatang Biyernes na nga punta. Biyernes? Sana may tubig. Hindi kasi so pagbasa na yung lupa, ibig sabihin mayroon yan. Kapag makikita mo kasi kung tuyo, dapat ganyan ano. Si Conrad naghukay din siya, salit-salitan sila. Anak siya ni Kuya Carlos. May ano dun oh, may inumin. Kuha na kayo, may baso doon. Dali. Hindi kami na ganyan. Alak? Hindi alak yun! Sabi mo inumin eh. Hindi alak! Ang galing ni Conrad ah! Kasipag ni Conrad nanay! Ito nga ako. Masipag talaga to ay may regalo to sa akin ay pag natapos tong mga gawain ay. Tsaka si, ano ang pangalan yung nakadilaw? Si Bayaw? Bayaw. Asawa ni no? Asawa mo, te? Oo. Ay, asawa niya pala eh. Sipag. Sipag. Bata pa lang sila guys, marunong na silang magtrabaho, tumulong sa magulang nila. Saan ho nagpunta si Kuya Tatay Carlos at saka si nanay po? Barangay? Ay, nagkaingin sila? Ah, nagkaingin. Matigas, ano, Conrad? Nako, matigas daw. Pero basa na yung lupa eh. Eh di, paano yun? Di na kayo nagpahinga kung tatrabahuhin nyo siya ng gabi. Hindi ka nalalaki. Malilumpo. Ah, kasi maano, malamig. Sinasamantala nila pala kakabsat na wala pang sikat ng araw dito sa area na to. Pero kapag ka mayroon na kayong gripo, tsaka dapat aalagaan nyo din. Lilinisin nyo din ano. Huwag nyong kakalatan. Dapat laging malinis. Tapos, maglalagay tayo ng mga basurahan dito para hindi nakakalat yung mga plastic. Tsaka ka mga kung ano. Pagka napuno na yung timba guys, hihilahin dito. Ate, ito kayo. Utoy, saan kayo nagkuha ng ganito oh? Ah, kasama na sa binigay sa inyo. Ay, yan, nauntog. Lagot. Lagot ka to. Kapatid mo yan? Siya din nagatulong din nakaraan nakikita ko nagalagalagari ay. Ah,
May juice dun guys, ay ayaw nilang galawin kaya nag-alis muna kami, nahihiya sila. Sabi ko lakad na. Ilan nila karot kung may sabaw? Guys, susubukan nating maghukay kung gaano kahirap. Shit. Parang hindi ako makababa dito. Diyan ka daw tatapa kaya no. Ayan no. Oo nga, naghanap ako ng hawak. Wait lang. Kailangan ko nito guys para support sa aking pagbaba. Tignan lang natin. Ay, lakas mo muna. Isa. Nakakatakot pala pag nandito ka sa ano no. Tignan nyo guys, ganito yan. Ganito. Pero in fairness, alam mo yung parang may moist yung lupa. Basa talaga siya. Oh, pakita mo, te. Ganito siya kakabsat. Oh. Ganito siya, oh. Yan, oh. As in, pwede mo na siyang imold na ganon. Yung lupa. Malambot dito sa area na to, oh. To. Pero pag ginanyan mo dyan, matigas. Ganun pala kahirap guys maghukay. Sige, lahin mo to. Lahin mo. Subukan natin ang trabaho nila. Ayan, natapon yung ulit eh. Galingan mo yan. Sige, lahin mo doon. Kumain mo. Mabigat. Ito natin. Puso dun! Yan! Ganun pala kakabsat. Hindi! Hindi! Hindi ganun kadali ang mga ganitong klaseng trabaho. Yung mga nakikita natin na gumagawa ng ganito, napapagod din sila, nahihirapan din sila. Hindi ganun kadali. Tignan nyo, oh, matigas to, oh. Talagang mapupwersa yung katawan mo dito. Masakit sa ganito, sa balakang. Diba ako may ginto dyan? Kaya nga, nag-hukay ako. Baka makakuha ang ginto. Galingan mo. Yung mga ganito baga sa off. Yung mga dumidikit sa ganito. Oh, bakit dyan? God. Ano na lang mahampas nung ano, pala? Bilisan mo. Ay, mabato to. Yung anong pabagal-bagal. Ayun, oh, yung ano. Ito. Tumagin mo. Yan. Para matibag yung mga bato, oh. Ako, sulit. Yan. Ito ang tawag dito, guys, ay pareta. Ganun siya. Ah, masadali pala ito pang mukay na, oh. Lalaki ng bato, oh. Pagod talaga, natin kung gaano kahirap.
Sisis, ay, pastok to. Alalahanin mo ang api mo. Sakay! Oh, ito na! Oh. So, akit na tayo kakabsat. Sino natuktukan ka ni dito? Kalakas na itong Conrad. Sabi yung ulo. O, paano ka ngayon na akyat? Galing na. Yun nga lang, madumi yung kanito. Yan, ganun kahirap guys. Yung update dito sa labas, nalagyan na nila ng ganito. Gagawa natin yan ng mahabang upuan. Simula dito. Tapos pa dito. Oo, paikot dyan. Ganda. Ganda, no? Tapos maganda sana, meron pang kawain ng sandalan dito. Oo, may sandalan yan. Tapos palagyan natin dito ng lamesa. Oo. Malamig to kakabsat, hindi ganun kainit. Guys, sa mga nagtatanong po bakit walang mga tanim sila Lolo, dito sa tabi ng bahay, nakita nyo naman po wala silang tubig. So, mamamatay yung mga pananim. Maliban na lang sa mga saging, mangga. Tsaka yung pa, may mga pananim pa rin sila dyan. Langka, nyog, ano pa. Mga tubo, yan, nabubuhay yan. Ngayon, magkakaroon na sila ng gripo. So, marami na silang maitatanim kasi makakapagdilig na sila araw-araw. Magbigay tayo kay na lola ng pananim na mga buto-buto ng gulay para magkaroon sila dito ng gulayan. Yun. Inom na. Si lolo, oh, pagod na. Ito na yung banggirahan, guys. Oh. Yan yung nagawang sawali. Ilalagay natin yan dito sa may, opo, yan, dyan sa may ganyan. Para pag naghugas, hindi mababasa yung, ano, paa dito sa may gilid na to. Guys, andito tayo sa loob ng bahay ni Lolo at tayo ang magluluto ng kanilang pananghalian. Magsisinigang tayo ng tambakol. Na, kumakain kayo ng maasim? Yung pangpaasim sa isda? Sinigang. Oo, kumakain kayo? Oo, kami. May gamit ka sa school? Guys, si Nineng, anak ni Kuya Pablito, nag-aaral siya. Masipag silang mag-aral, oh, may module-module. Ikaw, Neng, nag-aaral ka? Mag-aaral ka din? Saan ka nag-aaral? Pati siya doon din. Ayos pala, ano? Saan kayo nakatira doon pag nag-aaral na kayo? Doon po sa amin, sa bundok po. Ah, umuwi pa kayo ng bundok? Ang layo! Tignan nyo guys, nagtsatsaga silang mag-aral kahit na malayo yung kanilang inuuwian. Nag-aaral pa din sila. Pero yung iba na gustong mapaaral ng magulang, di nag-aaral ng ayos. Napakagaling si sis guys at siya po ay nakapagpaaron na. Kaso Neng, yung ating kawali, ay baka hindi magkasya. Papatikmin natin sila ng recipe ni Romaline Vlogs. Tignan nyo kakabsat yung bahay nila dito. Mababa talaga yung bubong. Kasi nga kapag ka bumabagyo, mahangin, lahat natutungkab yung bubong. Kaya advisable sa kanila mabababa. Pero sa atin, sa bayan, matataas yung bahay doon. Kahit sila Auntie Donna, kung mapapansin nyo yung mga vlog ko na pumupunta kami sa kanila, mababa din yung bubong nila. Kasi nga dahil sa bagyo, pag malakas ang hangin, nakakatakot. Yan, lagay na natin yung tubig, Joy. Saan kami kukuha ng tubig, Neng? Ang tubig. Lagyan mo na ng tubig, pakuluan na natin. Lagyan mo muna, Deng. Lalagyan natin ng tubig to, kakabsat. Pangsabaw. Ganito kasi ako magsinigang. Pinapakulo ko muna yung tubig, tsaka yung kamatis, sibuyas, tsaka yung pangpaasim. Saka ko ilalagay yung isda. Iurong mo konti iso yung tubig. Yan. Lagay mo na. So, nailagay na ni Ining yung tubig. Nahiya kasi siya guys sa camera. Kaya, di natin siya nasasama sa camera.
Yan. Papakuluan natin to ng may sibuyas at saka kamatis. Tapos, yung sinigang mix na binili namin. Kumakain naman sila ng maaasim. Kung ano yung kinakain natin, kinakain din nila. Pero may mga mangyan guys na hindi lahat ng pagkain ay kinakain. Namimili sila ng pagkain. Kasi nga, yung iba, sinusunod pa rin nila yung culture ng isang katutubo. Pero kayo, kinakain nyo na lahat, no? Maliban lang pag pinagbabawal ng relihiyon, ano? Kagaya sila lolo, sa badista sila, bawal ang baboy. So, yun. Ting, lagay mo nga yung kamatis tsaka sibuyas. Sisis ang maglalagay. Ayun. Tignan nyo guys yung lagayan ng kutsara ni lolo. Oh. Ganyan din kami noon eh. Ulam nga dyan din namin nilalagay sa bubong. Sinisipit namin. Kamatis at saka sibuyas. Hintayin lang natin kumulo. Lalagay natin yung pangpaasim. Ha? Huwag mo na takpan. Yan mo na. Walang pantakit. Ayos! Pakagaling ni sis. Ganyan din ulam namin eh. Nagbili din kami ng ganyan kanina. Si nanay nagluto. Guys, ito yung banig na ginagamit. Kahit noon pa, ginagamit na nila yan. Parang traditional na banig nila. Compare sa atin, yung sa atin kasi silag, no, Joy? Silag yung ginagawang banig sa atin, no? Buli. Buli yun. Yung buli ang ginagamit namin na banig dati, yun yung ginagawang banig nila Lala. Pandan, yan. Pero to, hindi ko alam kung anong pinanggawa dito sa banig na to, ay. Ganda ng pagkakayari, matibay. Lapit mo kumulo. Pandan ito, Tay? Ano, uway. Ah, uway. Yung ginagamit nyo sa basket? Ayun, yung nakaraan na tinatali nila sa ano, sa basket. Yan pala yun. Di masakit yan sa katawan. Ha? Masakit sa katawan, matalim. Hindi naman. Hindi daw. Balikan natin. Mas matibay. Nilalagay na ni sis ang pangpaasin. Galing. Puro na. Yun. Pakatapos. Pakatapos, ilagay mo yung isda. Nauna? Ito. Kutsarahin. Ilalagay na ni sis ang mga tambakols. Habang kumukulo. Mapasok ka. Yon. Gusto ni lolo yan eh. Tambakol. Lagyan mo ng asin. Anong timpla nila lolo? Maalat, matabang? Yon. Tamtaman lang. Dami pala yan, no? Tayin lang natin kumulo, tapos lalagay natin yung gulay. Asili. Gano'ng karami ang asin? Tama nga lang daw, baka ibubo mo naman yan, sis. Kain na si Lolo. Mabilis lang ang kanin nila. Ibibitin mo lang dyan. Hayaan na nilang maluluto. Tapit na. Kumukulo-kulo na guys. Labas mo ka diyan, labas mo lang siya ka. Para. Ayos. Pero dito pa rin ang kusina nila lolo, ay ang lutuan nila para yung bahay niya hindi mangingitim.
Balikan ko na lang si sis. Mamaya-maya lang. Ito na, ganito na yung kanilang nagawa. Yan. La! Pagka naayos na tong bahay mula, doon ka pa rin magluluto. Para hindi mangitim ang bubong, doon ka pa rin magluluto, no? Kasi pagka nangitim to, mapangit na siya. Ayos! Malapit na tayo sa katotohanan. La, bibigyan kita ng pananim na gulay. Kasi magkakaroon na kayo ng tubig, makakapagtanim ka na ng mga gulay. Tanim tayo, oo, dito tayo magtatanim. Kasi guys, ang pananim nila seasonal. Dahil kapag naman tag-araw, syempre wala namang mapagkukunan ng tubig. Mamamatay. So, inaabangan nila ang tag-ulan. Napatabig ako ito. Ay, oo nga pala, Tatay Pablito. Pupunta kami sa inyo. Ikaw ang magiging ano namin. Tawag dito. Tagapagbantay sa amin doon. Malaki ang Maiba. Ilan ang community sa Maiba? Yung Maiba? Opo. Malaki din, hindi naman marami. Pero... mga ilang pamilya kaya doon, Tatay, para mapaghandaan? Kasi ma'am, dalawang kunay. Parang dalawang city yung sa amin sa Maiba. Parang sa Makambang? Dalawang ano, garin dito, mayroon dito, mayroon dyan. Opo. Kami doon sa loob. Ay, kayo ang nasa loob. Sa loob. Kung susumahin lahat, ilang pamilya po? Mayroon siguro kami ano, baka may lahat na pati doon sa labas, mga may 50 siguro. 50 pamilya. Kasi minsan sa isang bahay, magsama-sama na pero. Opo. 50. Para siya palang ano guys, Makambang. Kuya Pablito, kung sakaling pupunta kami doon, hindi bawal? Ay, hindi naman. Walang magagalit, may dala kaming camera? Wala naman. Kaya mag-iipon tayo ulit guys. Dadayo tayo kina Kuya Pablito. Mag-iipon tayo para sa 50 families. Kung hindi makikita, paano tayo tulungan? Kaya nga tayo nagbibideo para makita yung buhay na meron tayo dito ng ating mga tagapanood. Lalagay na ni sis yung gulay, guys. Tama na kayo yung asin niya? Tama na yan. Saka maalat, no? Daming gulay. So, huwag mo lagay lahat. Pwede nilang gulayin yung iba. Noneng. Lagyan ng sardinas. Sarap yan. Sabay mo na yung sili. Nakailang bighay ka, sis? Luto na ang ulam. Ang recipe ni sis. Sinigang na tambakol. Pagkakainin nyo to, malilimutan nyo yung pangalan nyo. Sobrang sarap. Natawa. Natawa sa'yo, sis. Kapag ka matabang, magapatis na lang sila. Kasi mapangit pag maalat. Mahirap ng timplahin. Luto na oh. Masarap ba to, sis? Pag hindi to nagustuhan ni Lolo, lagot ka. Ito ni Luluya, malibutan niya ang pangalan niya. Tikman mo. Manatik. Papatikman namin si Ineng kung approve ang lasa ng niluto ni Ziz. Pag matabang, dagdagan na lang natin ng konting asin. Ang pangalan mo? Nakalimutan mo ang pangalan mo, Neng. Matabang, Neng? Sarap. Ayos ng lasa. Maasim na? Asim. O kulang sa asim. Tama lang. Pwede nyo na itong tanggalin. Saan ilalagay? Saan ilalagay yan? Nalang po yung magtanggal. Oo, baka madurog yung gulay ay. Iwanan na natin, guys, kasi nahihiya sila. Magluluto sila ng kanin. Nagsasaing na sila pala. Ang sabi ni Lolo, yung nakalagay, yung ginawa nilang sawali, ilalagay dito. Dito ipapasok kay sa dito, sa loob niyan. Igagana. Ito naman, ilan yun lang ano, parang tumapagay naman ang lupa. Yung
ganito kahaba. Okay. Nice na yan. Yeah. Oo. Nakan ba? Baka labis pa ba eh. Kaya nga. Ay, sa taas pala yung labis. Yeah. Ha, ito? Alin nakikita niya ito? Po. Kiskisan. Pwede na yan gamitin? O, pwede na. Papakuan na lang natin to guys. Sila ko yung Pablito mamaya ang gagawa ng ano pintuan at saka ng division. Tapos ikakabit na nila tong ano dingding na yan. Di pa kanya kakabit yan eh. Kami nga. Hindi nga nakabit ka sinan guys. Baka nang sininiyan na Diyan na pang magagawa. Dikit mo pa konti, di. Baliktad. Salubong, salubong. Kami na lang ni Habi magpapako nito, guys. Papunta doon. Ganyan. Ah, mayroon pa ba tayong ano, de? Didos na pako? May uno medya pa? Ah, marami pa. Alo! Kule! Kailangan pala kapag gumawa ka ng mga ganitong klaseng kunyari kama, upuan, kailangan pala yung mga buko magkakatapat. Puro mong sanang buko. Yan, yung mga ganyan. Ay, akala ko basta la ang ipako. Akala ko basta na la ang ipako. Yan. Baka bata pa yung nakuha nyo. Magulang yung... Ito po, itong... Kapag ka daw magulang, hindi daw nababasag ang nakuhaan. Kasi yung inuwi namin sa bahay ay nababasag. Baka mura pa yun. Baka nga. Ay, naapo. Eh, hindi, para hindi yung talsin. Awanan. Upuan na si Lola. Ayos din. Hindi tayo dapat dito. Baka mo atoy. Ayos lang.
Conrad magaling dito eh. Oo. Si Conrad. Hello, si Conrad. Conrad. Siyang nagpako dun kay... Si Abby ang gumagawa ng upuan. Ayos! Ayan na si Lola. Ayan si Lola. May isa ka pang di napakuan. Yay! Nilagay na nila Lolo yung ano dito guys. O oh, yung sawali. Nakayari na tayo ng upuan. Ha? Hawakan ka. Pantayin natin. Ay, tatama dito sa kabila. Lalagyan natin ng ganyan. Ha? Parang pinakaharang niya para hindi masusundot yung mag-aupo. Huwag ganyan malayo ha to. Gagawa tayo ng para sa dingding, sa sandalan ng ano, ng upuan. Kaya ngayon, puputulin ko siya, sinukat ko na. Ako naman, pahinga sila. Para maganda tignan. Yun guys, bukas na lang lahat natin itutuloy yung mga hindi natapos. Sana matapos natin lahat bukas. Sunod natin yung gripo. At hindi dumating yung mag-ano kakabsat, magbabaon ng tubo. Kanina pa kami naghihintay. Umaga pa kami dito. Wala, hindi siya dumating.
So, bali, eto. Eto na lang muna. Bukas, tawagan ko ulit yung magbabaon ng tubo. Tapos, itry natin kung pupunta siya bukas. Ayun lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsors ng ating pagpapagawa ng bahay ni Lolo. At shoutout po kay Sir Verlito, kay Sir Pinoy Yonip, kay Sir Abby Cardona, at kay Kuya Jun and Ate Nene. Maraming salamat po. Ayun guys, uwian na ulit tayo. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog today. At sana'y magkita-kita po ulit tayo bukas.